Alright, so what's up mga kamotostig, no? So, hindi muna ako nagbiyahe kay lala mo, but ako ay nagpahinga. So, dapat ay hindi ako lalabas. Kaso nga lang, ay meron tayong dadalhin dito na hindi sa akin to, pinasuyo lang, ano? Sa kabila, dadalhin natin. So, yun, samahan nyo na ako mga kaibigan, ano? At let's go tayo muna. Alright. Ayan, kung makikita nyo mga kaibigan, oh. So, ito yung parking lot ko dito. So, kaya nasisira tong gilid ko. Yan. Tumatama dito sa pader, oh. Yan. Tumatama kasi minsan pag sinicenter stand ko. Yan. So, bye-bye! So, ito po yung aking daanan, ano? Ayan. At, ito po yung makipot lang yung daan namin dito. So, ito. Yeah. Up! Batang lumusot. Sige, sorry. Halika, halika dito. Yan. Okay, sorry. May bike pa. Shoutout sa'yo, kaibigan. Yan, so yeah. So, ito yung daan ko. Pagkalusot ko dun sa makipot na yon, ay meron pa akong isang dadaan ng tulay, no? Yeah. So, ingat lang tayo dito. Baka malaglag tayo. Hindi nga gawain tulay, oh. Ito yung magiging daan, ano, parang alternative route. Yan, so yun. Alright, so hello po, makikidaan lang po. Yan, so ito yung aking daanan dito, ano, sa lugar namin. Yan, so dito tayo. At papunta tayo dun banda sa may alright. Dandaan lang tayo, may mga bata. Thank you po. Ayan. Yeah. Ayan, so ito school tong kabila ko. Alright. So at ito lang naman yung aking buhay, ano. At hindi muna tayo magbablog about Lala Move. So pupunta lang tayo dun sa kabila at dadali natin tong mga kawali. Yeah. So mga kawali ito mga kaibigan, ano, yung dadali natin. Alright. So ingat lang kayo sa mga intersection, ano. Yan. So pagbigyan natin. So talagang hindi muna ako nagbiyahe sa delivery, ano. At masakit yung aking katawan. Grabe, bugbog. At araw-araw walang pahinga. So ilang buwan tayong walang pahinga, no? Araw-araw yung biyahe. So napakasakit sa katawan. At darating talaga yung time na yung katawan mo ay mapapagod. Yan, kailangan may tinitikang vitamins, no. So ano ba yung mga vitamins? Yung mga panglaban sa puyat, panglaban sa pagod. Yeah. Paano masabi? So shout out. Panglaban sa pagod, ano, siyempre kailangan yung malakas yung katawan natin. Alright, so shout out muna natin yung kaibigan natin dito. So shout out sa kanino, J&J Pick and Print. Alright. Silipin lang natin. Ayan, shoutout natin. Ang dami ng sticker, ah. Ayan, ah. So, shoutout J&J and Pick and Print. Pag gusto nyo magpagawa ng mga sticker dito, ano, dito lang yan sa may Santo Niño. Dito lang banda sa may papuntang Republic. Holy Spirit lang. Ayan. At pwede nyo silang kontakin, no. So, magpapagawa ng mga decals, mga customized na mga sasakyan. Ayan po, J&J. Alright. Ayan, kay Boss Joel. Diyan ako nagpapagawa ng aking malupit na, ayan, oh, sticker. Yan. Siyempre kay Toto Motor Shop. Ayan. Hello bro. Shout out, ano, sa mga gusto magpagawa ng shop ng mga motor, dito lang kay Toto Motor Shop Accessories. Ayan si Boss. Si Boss Erwin, yan kaibigan natin yan. At dito lang kayo pagawa, tsaka may mga accessories dito. Ayan yung ginagawang motor. Shout out kay James. James. Alright. So yan, mga papagawa kayo ng mga motor nyo, ano,
Yan tate, si Boss Erwin ano ay siya yung diyan ako dati gumagamit ng motor, siya yung nagpaparin sa akin ng motor ano. Yan kung yung mga dati hindi pa ako nakapag-vlog at bago pa lang ako sa paglalamove ay yan yung unang taong tumulong sa akin at makapag-apply sa lalamove. At kung hindi dahil sa kanya ay wala akong motor na ginagamit at yung motor niyang Mio ang ginagamit natin. So yun. And siya yung naging kuno natin ha. Naging naging boss. Yan. Kumbaga ay siya yung nagpaperam sa atin ng motor. Yan. Yun dati kasi wala akong motor eh. Wala akong motor, matagal na akong shoutout sa iyo kaibigan. Bigyan natin ng sticker si Dong. Dong oh. Ayan oh. Ingat kayo kaibigan natin. Malakas maglaro basketball to. Ingat, ingat. Alright. So nakilala tayo kasi yung tapbox natin sa likod dalawa. Ayan. At isang tricycle driver yan. Shoutout sa iyo. Sa lahat ng mga tricycle driver ano, shoutout. Ayan. Salute ako sa inyo mga kaibigan ano. Sobrang sisipag nyo. So yun, balik tayo kay Boss Erwin ano. Eh si Boss Erwin siya yung nagpahiram, yan. So napakabait niya ni Boss Erwin. So syempre, hindi naman basta paperwin niya yung motor niya. Syempre may counting ko niyon. Kumbaga yung boundary. So okay lang 'yon. Kasi nung time pa naglalamove ako, malakas pa yung lalamove ano. So yun sa mga nagbo-boundary diyan ano, shoutout yung mga nangungupahan lang ng mga motor. So walang pambiling motor, so nakikirenta lang ng motor. So ako po napagdaanan ko po yan, yung manghiram ng motor sabang hirap. At syempre, araw-araw mo siyang kukunin doon sa bahay nila. Araw-araw mo rin siyang iuuwi at araw-araw mo siyang lilinisan. Kailangan na syempre full tank yung motor mo, yung motor na gagamitin mo. Tapos syempre dapat malinis bago mo uli, dapat walang sira. Syempre cargo mo yun eh, diba? So dumating ako yun sa time na wala talagang motor. Ang tagal ko na naging empleyado, ang tagal ko nang naghahanap buhay ano, ang tagal ko na namamasukan, ang tagal ko naging empleyado, pero may tornilyo, may gulo hindi ko kayang bumili. Yan. So nung wala akong nung ako naging delivery courier na, talagang pinagsikapan ko at gusto ko talaga magkaroon ng motor noon eh. So ano nangyari doon? Nag-ipon lang talaga ako. Bumiyahe nang bumiyahe ako. So biyahe lang ng biyahe. Araw gabi biyahe kasi dati kasi talaga. At anong oras na ako nakaka-uwi sa bahay ano? So mga kuno yun, alas 4, minsan alas 5 na ng umaga eh, madaling araw eh. So yun, ganun talaga ako katindi magbiyahe. Pag talagang sinabi biyahe, biyahe talaga. Kasi pagdating ng alas 10 hanggang alas 6 ng umaga ano, kailala mo plus 80 yan. So yun, plus 80 yung lahat ng kada booking. So malaki yung fare. Yan, pabalik-balik lang ako sa Taguig, sa Makati, sa Pasig. Yan, puro pabili dyan eh. Yung mga karamihan, kadalasan, vape juice. Yan, shoutout sa mga naging kliyente ng, lalamove. So, yun, ang ginawa ko, pinagsikapan ko lang. Itong motor na pala to, si Astigis Bus na to. Nabili ko to kay Alexon. Yung pinakang ka-schoolmate ko siya. So, yung mother niya, naging teacher ko nung college. Yan, naging teacher ko sa... Naging teacher ko sa college, kolehiyo. So nagulat siya nung ako'y bumili ano. Ni-refer ako nung kapatid ko. Shoutout sa kapatid ko ano. Alam mo na kung sino ka. Alright. So yun. Yan yung mga tumulong sa akin kung paano ko makuha tong kuno to. So meron akong pera noon. Second hand ko nabili tong motor na to. Yan, sa mga gustong magka-motor ano. So diskarte lang ang kailangan nyo, diskarte lang. So yun, second hand ko na nabili to, yung Astigis Bus natin. Siyempre, wala naman akong pangkash eh. Tsaka wala na akong kanon trabaho nung time na yon. So ito pa lang ko na to ano, pinasuyo lang sa atin ano. So pinabenta lang sa atin ito. So mga kwento, mga cookware, mga lutuan. So yan, pinasuyo lang sa atin at syempre minsan kailangan natin gumawa ng diskarte ano. So yun. Meron nang bibili nito sa taas. Yan, sa taas diyan. All right. Bali na natin. Few moments later. All right. So yun na at nabigay na natin yung pinadala sa atin na mga kawali. Yan. So pinasuyo lang sa atin ano at balik tayo dun sa kuno no, sa istorya no. Kwentuhan ulit tayo mga kaibigan ha.
So, yun, sa mga gustong bumili ng motor dyan, pwede naman kayo bumili ng motor second hand lang. Sa mga gusto magkamaroon ng panganap buhay, kumbaga, gusto nyo maglalamove ba, no? Siyempre, tayo ay, kahit ano pang courier, ano, pwede kayo. Kahit ano pang delivery courier, pwede kayo. So, una-una, siyempre, dapat, meron kayong lisensya. At, tapos pag may lisensya kayo, pwede kayong kumuha o bumili ng motor. Yan, kailangan pag bumili kayo ng motor na second hand, dapat may kasama kayong mekaniko. Mahirap kasi yung nag-aalam-alaman lang tayo at yung mekaniko kasi ang nakakaalam ng mga about makina, about motor. At syempre, kaunting kwan, kung may alam ka, mas maganda, di ba? So, yun. Nung bumili ako, ako naman ako, malaki yung tiwala ako dun sa tao kasi alam kong hindi ako sisirain. Diba? So, hindi pa nga ibibenta yun sa akin ito. So, hindi dapat ibibenta sa akin to. Kasi, napamahal na rin siya eh. Diba? Parang alagang kwa niya na hayo. Pag napamahal ka na talaga, hindi mo kayang ibenta. So, oh my God! Wow! So, yan. So, buti na lang at medyo na... pakasapan ko na baka pwede yon. So okay naman ano, at napakasapan naman natin ng may-ari si Alexon. Yan, so hindi ko na babanggitin yung apelido, no? Baka ma-search nyo sa Facebook. Bumili kayo ng motor. Yan, so medyo kwan din yung price nito, kumbaga hulugan kasi nun itong motor niya. At 3 years niyang hulugan. So inabot rin siya ng 100 plus yata, alam ko eh. So hindi ako nagkakamali, ano? So yun ang pagkakabanggit niya sa akin. So naibenta niya sa akin ng medyo sakto lang, kumbaga hindi naman sobrang baba kasi maganda yung kanya eh, tsaka alaga. Kumbaga ay yung motor, kung papansin nyo, yung ganda ng motor, yung panlabas na kaanyuan, huwag nyong kanyan kung bibili kayo ng second hand. Huwag nyong papansinin kasi yung mga flarings, yung pampaganda sa labas, madali lang yan. Ang pinag-kwan talaga dyan, pinakang malaking kwan ano, kailangan maganda yung makina. Di ba? So, yun. Kailangan maganda yung makina ng motor. So, pagka-start ko sa motor, yung pagkatunog ng engine, tinabunan ko yung tambucho. Yan, tinabunan ko yung tambucho niya, tapos pinakinggan ko yung makina niya. Napaka-smooth. Galing mo pala dyan, ha? Hindi ko alam, ha? Sabi, walang kalansing, walang tunog na anything. Sobrang ganda ng tunog. Sabi ko, ay, panalo to. Sabi ko na. So, nung time na yun, ano, hindi na ako nagdala ng kwan, ano, ng mekaniko. So, noon, hindi na ako talaga nagdala kasi tiwala ako sa tao. Siyempre, kakilala ko yung tao eh. Kumbaga kakilala ng kapatid ko, ni-refer lang ako. So, nagtiwala ako. At saka may pinag-usapan naman kami. Siyempre, kung may problema, pwede namang may insurance, di ba? Pinaramdaman mo eh. Diba? So, yun. Pagka tunog ng makina, sobrang smooth. Sobrang wala talaga. Sobrang smooth. Ganda. Ganda ng tunog ng makina, hindi sa tunog, talagang okay siya. Alam mo kasi pakiramdam mo yun, nung nahipuan ko siya, na-drive ko siya, talagang pakiramdam ko, ito na yon, di ba? Para sa... Paano masabi? Sa akin talaga, alright? So, yun, para sa akin talaga yung motor na to, yan, itong si Astigish Mas, no? So... So, yun, tapos pagka... Thank you po. Nakuhan ko na. So, chinase oil ko. Tapos, pina-check ko rin sa mekaniko. Pina-check ko. Tapos, si ang brother ko yung nag-ayos eh. Yan, shoutout sa brother ko ha. Dingdong. Yan, Kuya Dingdong. So, siya yung nag-asikaso ng motor na siya nagdala dun sa kakilala namin na legendary kung gumawa dyan sa Marinduque, ano? Sa probinsya namin. Yan. Sa Buena Vista. Yan, shoutout sa lahat ng taga Marinduque at taga Buena Vista. Yan. So, yun at siya yung nagpaayos, marami ring naayos, so hindi ko na sabihin kung ano. So okay na okay, so good. So swertehan lang naman kasi ang bilihan ng second hand, ano. Yan, so kung may kaunti kayong pera,
At ginawa ko lang din ng paraan to kasi hindi ko naman talaga kung ano, at buong pera ko na na pinagpagura sa Lala Move. Yan, sikap lang kayo mga kaibigan, walang imposible. Pag gusto nyo, mangyayari at mangyayari yun. Alright. So dito na tayo, pupunta tayo sa kabila at may check-check-in tayo na computer, ano, yung pinaglumaan ng bayaw ko. Yan, gamit ng kwan ko, ano. Check natin. Alright, so andito tayo sa lugar namin. Lugar, ano, pero walang pagmamayaring bahay at nangungupahan lang. So nangungupahan lang kami dito eh. So dito lang yan sa may Commonwealth. Yan, so alright, so punta lang tayo sa bahay at check natin. Kasi may computer dito, so hindi nagagamit. At sabi ko sa bayaw ko, sa kapatid ko, baka pwedeng mahiram, ano. So baka pwedeng mahiram. Boss, makikiraan lang po. Thank you, ha. Ako, salamat po. Few inches later. Yan. Alright, so ito siya. Ito kasi yan. Paayos natin baka sakaling maayos pa, no. At ginagamit natin ng paman ko. Hinuhugot yung saksakan bigla. Yan. Punasan na lang natin, no. Alright, so baka magamit natin. Pagamitin kasi ng pamangkin ko to sa kan eh, pag-aaral. Hour later. Alright, so nadala ko na yung CPU lang pala yung kailangan. So CPU lang yung dinala ko at check upin lang ng ating kaibigan, ano. Kapitbahay lang banda rin. So so kapitbahay lang din yung kwan nag check up, ano. So baka kasi magamit natin sa pag pag-edit-edit. At medyo matagal kasi yung kwan natin eh, yung editing natin, no. So kumakain siya ng oras, syempre eh. Galing ako sa trabaho, sa hanap buhay, no. So syempre kakain siya yung i-download mo. Yung i-download mo galing sa kuno, no, sa GoPro. So kumakain siya ng oras, tapos isisave mo sa phone mo, then i-edit natin, ano. So yun, talagang kumakain siya ng oras, mga kaibigan. Kaya itingnan natin kung magagamit natin yung computer, ano. So ito pansamantagal lang naman. Pansamantagal. So sana pagbigyan tayo ng kuan ng ating kapatid. Yan. So habang hindi pa ginagamit gamitin muna natin pansamantagal, mga kaibigan. So tingnan natin kung ano ba yung mapapabilis ba yung ating pag edit, no. So talagang minsan kasi nakakatulog na talaga ako pag syempre sobrang pagod sa biyahe. Ay talagang dumarating yung time na pagod na tayo pag-edit. Yan. So pag minsan pag download, nakakatulog na talaga ako sa sobrang pagod, ano. At maghapon tayo sa biyahe. Maghapon tayo sa hanap buhay. So yun, baka sakaling magamit natin. So ito lang naman ay pangsamantala lang naman yung computer. Kung sakali lang naman at papadala din kasi yan sa probinsya, no. Sa probinsya yan papadala. So dito ako ngayon sa Commonwealth at pabalik na ako dun sa kabila. Tawid kabila lang naman yung tinutuloyan ko. Yan, so andito yung bahay na inuupahan ng aking bayaw. Yan, dun sa kabila. Along Commonwealth lang ito. Yan, sa medyo kabisado to, ano. Along Commonwealth lang yan, may shortcut yan sa kabila. Alright. So baka isipin nyo na vlog-vlogan naman talaga, no. So nag-vlog na naman si Motorex eh, talagang vlog-vlogan na naman nangyari. So yun, sa kahit paano sana may nakuha kayo, ano. May napulot kayong counting discarte eh. Sa mga gustong magkamotor yan, pwede, wag nyo nang itaas yung inyong pride, diba. So hindi natin kailangan itaas yung ating pride.
Alright, so hindi natin kailangan itas yung pride natin na bago dapat yung motor, bago dapat yung gun. Pwede naman tayo magsimula sa mababa eh. Diba? So pwede naman tayo magsimula sa mababa, yung second hand lang muna. Alright, diba? So pwede naman yung hindi muna. So depende naman yan, kung kaya mo naman mag-afford ano, kaya mo naman mag-afford ng sinasabi natin na cash na na motor, eh why not, di ba? Kung may pera ka or kaya mo naman yung ulagan, why not, di ba? So kung bibili ka lang din, eh syempre doon na sa bago, di ba? So sa akin lang naman ito yung diskarte ko, no? So pwede mong gawin, pwede mong hindi gawin. So ito lang yung mga diskarte ko. So ito yung nangyari sa akin. So di ba? Oy, nasi kuya sumingit. Napailing na lang siya, oh. Sumingit kasi. So ito lang yung diskarte natin na tayo. Pwede nyo rin naman gawin, i-apply. So nasa sa inyo na yan, mga kaibigan, ano? So yun, sana may napulot kayo kahit konting tips, ano? Tips and guide. So and salamat sa pagsuporta sa mga solid na subscriber natin dyan at bigla tayong napavlog ulit. So yun lang naman, no? So yung ating buhay-buhay. So kaya yung mga nawawala ng pag-asa dyan, ano? So huwag kayong mawala ng pag-asa. Maswerte kayo, wala kayong sakit. Maswerte kayo, wala kayong COVID, di ba? Lalo na ngayon, pandemic tayo. So yun, baka hanggang dito na lang yung ating vlog, mga kaibigan, ano? So yun, maraming maraming salamat sa pagsuporta sa akin kay Motorist King Astig. Maraming maraming salamat, mga kaibigang mandrigma ng kalsada, sa lahat ng mga sumusuporta sa akin at kayo po yung dahilan ng aking pagbablog. So thank you po at lagi po kayo mag-iingat. So ride safe sa lahat, ano? Always pray before you ride. So sabay-sabay natin pangitin, no? Yan, sabay natin pangitin, mga kaibigan. Bebelo lang ako. Thank you po. Motorized Astig. Let's go.